Ako, si Glenn. Tumutulong ako sa mga mahihirap. Hindi ako papayag na isang Lily Cruz na ang sisira sa akin. Sorry, this Lily Cruz just did it. I underestimated her. I let my guard down. That Lily Cruz just declared a full-fledged war against Red Dragon. Tignan natin kung sino sa aming dalawa ang unang magtataas ng white flag. Bukas ako ililipat ng Campo Mercedes, kaya kailangan ma-intercept yung prisoner transport vehicle bago pa man kami makalis dito sa site. Saan siya dadalhin? Sino magtataas sa kanya? Kabilin-bilina ni Madam Red Dragon na limitahan ang impormasyon na alam ng mga kasapi ng misyong ito. It seems hindi niya pinagkakatiwalaan lahat. Not even her ally. Kung ano man ang pinaplano niyo para maitakas si Red Dragon, isisiguraduhin ko hindi kayo magtatagumpay. Kailangan mapasakamay ko ang mapang yan. Siguradong matamis yan. Kanina, apat yan. Kinain na namin ni Marlon. Oh, sorry. Sandali. Inom ka muna ng tubig, oh. Alam ko, napagod eh. Ang pawis ka, oh. Ito. Ana, pansin mo naman itong malalaking buko ko, oh. Ang sarap to. Naku, Marlon, salamat, ha. Okay lang ba na ipagbalat mo kami? Oo oh, naman. Biniling kayo sa akin ni Batch, eh. Kaya ito na. Gawin ko na. Thank you. Salamat. Tagal ba kami? Hindi. Tignan mo yung pawis mo, oh. Tagal ka ba naghintay? Hindi, okay lang. Ipana natin to. Palitan mo na. Okay. Pero, Jepoy, sana ligtas si Lily tsaka si Naikamia. Pagkatapos nilang maipakulong yung Red Dragon na yun. Nakabahan kasi ako, eh. Baka balikan sila noon. Namay ka, huwag kang masyadong mag-aalala doon, ha? Nandun naman si Diego tsaka si Lily para protektahan si Nanay Camia. Ayaw mo ba dito? Tahimik. Tayo lang, marami tayong oras sa isa't isa. Malaya tayo sa gulo. Di ba? Jepoy, di ba kaya naman hindi tayo sumama sa laban ni Lily kay Red Dragon dahil kailangan nating bantayan si Arnaldo? Dahil mas pinili niya na sumama dun sa mga Argente. Arnaldo? Agent Salonga, again, salamat ulit sa'yo at sa buong NBI dahil tinulungan niyo ako sa pagtugis kay Red Dragon. Walang anuman, Miss Cruz. Sa katunayan, kami nga dapat nagpapasalamat sa'yo eh. Kung hindi dahil doon sa ebidensyang binigay mo sa amin, malamang hindi namin nahuli si Red Dragon. Salamat. But I have to warn you, Agent Salonga. Yang si Red Dragon, alam ko ang kakayahan niya. Gagawin niyan lahat para lang hindi matuloy ang kaso. At isa pa, you have to keep your ears and your eyes wide open at all times. Bakit? Kasi kayang pasukin ng galamay ni Red Dragon, pati NBI. Payo lang.
May problema ba? Ang dami kasi gumugulo sa isip ko eh. Ang dami kong tanong, Jean. Walang malinaw na sagot. Sino si Ivy Aguas? Bakit yung kilala kong Ivy Aguas, Lily ang tao niya? Ha? Hindi ko maintindihan. Sino si Nanay Carlota? Bakit ko pinatay si Nanay Carlota? Bakit ako pumatay ng tao? Hindi ko maintindihan. Ang daming tanong dito sa isip ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling at walang sumasagot sa akin. Wala. Ikaw, wala! Talo ka na. Ano ba tinatago niyo sa akin, ha? Sagutin mo ako! Arnaldo! Bakit hindi mo nalang ibaon sa limot ang lahat, Arnaldo? Wala nang maitudulot yun sa'yo at sa ating lahat! Ito na yung pagkakataon mo para magbago ka. Huwag mo nang sasayangin yun. Arnaldo, pare. Saktan ka ba? Papa? Nilipat sa bagong kampo si Helena Montoya, ang negosyanteng inaakusahang big-time syndicate leader na si Red Dragon. Ito ay para masigurong ligtas siya sa anumang banta sa buhay niya. Now, let's see. Kung hanggang saan ka dadali ng iyong mga pakpak, my beloved Red Dragon. Pasensya ka na, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. May importante akong kailangan gawin. Sige, Damian. Kung ano man yan, mag-iingat ka. Si Lily nandyan ba? Yun nga, inaalala ko eh. Kasama niya ngayon ang NBI at sisiguraduhin nila na walang magiging problema sa paglipat ni Red Dragon. Sabihin mo sa kanya may nakuha akong tip sa kakilala ko. May pinaplanong malaking gulo si Red Dragon. Anong ibig mo sabihin? Anong malaking gulo? Sa ngayon, yun lang ang alam ko, Kamiya. Basta sabihin mo kay Lily na mag-ingat siya. Sige, Damian. Salamat. Camacho, tara! Yes, boss! Is quite busy at the moment, but I can set an appointment para makapag-usap kayong dalawa. Daddy, I'm so glad you could join me. I have something for you. You made it. What's that? Is that champagne? Yep. I'm glad you're home. Oops.
point of view. Let's toast. Cheers to us. I have a great idea. Why don't you join me? Maybe later. Marami pang problema eh. I know, Daddy. It's 'cause you're sad. Because Red Dragon is now exposed. And she got caught. And now that she's in jail, that only means one thing. That power in your group is up for grabs. Right? You know, I love a man in power, and I want you to be the most powerful man of them all. Why don't you give me a nice scrub, Daddy? Daddy. I missed you too. You are my key to Red Dragon's kingdom. Ikaw ang maghahatid sa akin sa loob ng sindikato niya. And once I'm in, I can have everything I want and more. Sisirain ko ang buhay ng lahat ng sumira sa akin. Thank you, Daddy. Anak, mag-iingat ka. May nakuhang tip ang Tito Damian mo na may pinaplanong malaking gulo si Red Dragon.
Good job, Romulo. Saan yun, ah? Nakalinti ka na! Sige, sundan mo! Diego? Lily, maganda ka. Paparating na siya. Oo. Salamat, Diego. Maraming salamat. Nandito ang kumpletang route ng dadaanan ng convoy ni Red Dragon sa pagtakas niya. Maging alerto kayo at mag-iingat ka. Diego, salamat. Salamat dito. Susurpresahin natin ang Red Dragon niya. Magugulat siya dahil hindi niya tayo matatakasan. Dito tayo. Paano nalaman ang ruta natin? Helena Montoya! Bumaba ka dyan!